Hello po sa ating mga subscribers, nagbabalik na naman po si Onyo Kopo. Ngayong araw po ay excited akong i-share sa inyo ang ating recipe sa paggawa ng ube cheese pandesal. Bago po ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button and notification bell below. Okay, start na po tayo sa paggawa ng ube cheese pandesal. Ito po ang kailangan nating ingredients. Para po sa ating dough, all-purpose flour, fresh milk, egg, white sugar, shortening at butter, coffee mate, salt, purple sweet potato, ube coloring or kung meron po kayong ube flavoring, mas okay po iyon. At breadcrumbs. Para po sa eksaktong sukat, pakicheck lamang po sa ating description sa baba. Para naman po sa ating yeast mixture, kailangan po natin ng isang sachet of yeast, 1/4 cup warm water, at 1 tablespoon sugar. Para naman po sa ating ube cheese filling, ito po ang ating kailangan. Ube halaya or kamuting ube halaya. Kung may time po kayong gumawa, pwede nyo pong sundan ang recipe natin ito. Ilalagay ko po sa description ang ating link. Full cream milk, grated cheese, lemon juice, at sugar. Habang pinapanamig po natin ang ating mga kamote, pwede na po natin gawin ang ating yeast mixture. Tandaan po, ang kailangan po nating tubig ay warm water. Hindi po pwedeng malamig, hindi din po pwedeng sobrang init dahil papatayin niya ang ating yeast. Hintayin lamang po natin itong mag-bloom in 5 to 10 minutes. Malamig na po ang ating mga kamote, pwede na po nating balatan. Ito po ang ating nabalatang kamote, mamash na po natin ito. Ngayon, start na po tayong gumawa ng ating dough. Tuloy po natin mabuti hanggang matunaw po ang ating sukat. Siguruduin po natin na nagbe-blend ang ating kamote sa ating mixture. Yung wala pong buo-buo. Na po natin ang ating bloom yeast. Ganito po ang itsura niya after 10 minutes. Malagkit po talaga siya. Yan po ang sekreto ng pandesal na malambot. Pag sobrang dry po ng ating dough, magiging matigas po ang inyong pandesal. Ngayong magmasa,
ninid po natin. Maglagay po tayo ng konting harina sa ating working area. Yan, okay na po ang ating dough. Lalagyan na lang po natin ng oil. Habang hinihintay po natin mag-rise ang ating dough, simulan na po natin gawin ang ating cheese filling. Lalagay na po natin ang ating full cream milk dito sa pot. Gumagawa po tayo ngayon ng ating cream cheese. Kung kailangan nyo po ng cream cheese sa inyong mga recipe, pwede nyo pong gawin to. Yan po, nag-start na pong kumulo ang ating gatas. Hintayin po natin itong kumulo ng kumulo. Malalaman po natin kung pwede na pong ilagay ang ating lemon juice kapag ang ating gatas ay kumukulo na. Yung kulo niya na parang yung bubbles umaangat, pwedeng-pwede na pong ilagay ang ating lemon juice. Lalagay na po natin ang ating lemon juice, dahan-dahan lang po. Kalahati muna. Mapapansin nyo po, mag-start na magbubuo-buo ang ating gatas. Start po ang pag-alo. Ubuo-ubuo po siya. Yan po yung kailangan natin. Yan. So kung mapapansin nyo po, yung ating punggatas ay nagbuo-buo. Ito po yung kailangan natin. Patayin na po natin ang apoy. Pag medyo malamig na po ang ating pinakuluang gatas, i-drain na po natin. Yan, lalagay po natin siya sa ating food processor. Kung wala po kayong food processor, pwede po kayong gumamit ng blender. Ganito po gumawa ng cream cheese. Yan po yung cream cheese. So kung may recipe po kayo na kailangan ng cream cheese, ganito lang po ang gawin. Dahil naging cream na siya, pwede na nating ilagay ang ating ibang ingredients. Yan,
Okay na po ito. Ito na po siya after 1.5 hours. Pwede na po ang ating dough. Mag-start na po tayong mag-shape ng ating pandesal. Okay, mag-start na po tayong maglagay ng ating cheese filling at saka ng ating ubi halaya filling. Yan na po yung ating mga nagawang pandesal. Ang susunod po natin gagawin, iro-roll po natin ito sa breadcrumbs. Lagay po natin sa baking pan. Siguraduhin po na nalagyan nyo po ng oil ang inyong baking pan kung hindi po kayo gumagamit ng baking sheet. So spend me good.